Guys, good morning. Ayan. So, Monday morning, May 10, 2021. So, andito tayo ngayon sa Quirino Grandstand. Dahil ito yung schedule ng ating swab test. Usually, almost 1 month na rin yung nakalipas. Pero, yung kasi yung slot na nakuha natin, so sayang naman kung hindi rin natin kukunin, di ba? To make it sure lang, guys, na talagang okay na tayo. So, I decided na kumuha pa rin ng swab test. Anyway, libre naman siya. Ayan, doon. Pumunta tayo doon. Libre naman siya sa LGU. At saka may schedule na tayo. So, I hope, hindi ko alam. Kinakabahan tayo kasi syempre tutusukin ng mahabang pang swab test yung ating ilong. Pero ganun talaga. Kailangan natin mag-sacrifice para mapangalagaan ang ating kalusugan. So, tingnan natin guys kung ano mag... kung ano mararamdaman natin. Ayan, ayan na yung drive-through nila. Tingnan natin mamaya. So guys, andito na tayo sa ating pila. Ayan, kahit pa drive-thru, pipila ka pa rin. Kasi nga, nakabike lang siguro tayo. Kaya ganun. Ayan, kung nakikita nyo, andun na yung mga medical personnel, naghahanda na sila. Kasi medyo mahaba rin yung pila namin dito. So ito guys, yung Quirino Grandstand. Maraming tao dito pag umaga. Pero ngayon kasi syempre lockdown. Kaya ayan. Ayan, may mga nakapila din pala doon. Drive-thru yung mga sasakyan naman na 4 wheels. So yung motor tsaka bisikleta dito guys. So kailangan natin pumila. Kahit may schedule, kailangan pa rin maghintay. Ito na yung ate, nakapila na tayo para sa swabbing. Ayan. So guys, ayun nga, nakarating na tayo galing sa Quirino Grandstand. Because today nga, ayun, kumuha tayo ng swab test. Actually, na-request ko pa siya last April 4. Pero dahil madami doon nagpapaswab test, so tapos 100 lang per day yung ina-accommodate nila. Kaya inabot ako ng May 10 para makapagpa-swab test. Pero before that guys, actually nakakuha na ako ng antigen test, which is I bought in online, yung Aria, kung na-encounter nyo na yon. At gusto ko lang kasi makasiguro talaga kung okay na ba ako guys. Kasi, tsaka nang hinayang na rin kasi ako dun sa schedule na nakuha ko. Anyway, free naman siya from the City Hall of Manila. Kaya ayun, so ginawa ko pa rin siya. Sayang nga guys kasi hindi ko nakunan kanina kasi iniisip ko rin kasi baka bawal kasi syempre, 'di ba, for privacy ng mga taong nandoon kanina. So kaya medyo nahirapan ako mag-set up ng video ko. Pero actually nag-try ako mag-video. Pero unfortunately, hindi siya nag-play. Ewan ko kung bakit nangyari ang ganun. So anyway, ikwento ko na lang sa inyo guys kung anong nangyari. So, ayun nga, dahil drive-thru siya, hindi rin naman siya ganun, sa tingin ko ha, hindi naman masyado ganun kadali. So, sa tingin ko, I think for me, naghintay din ako ng almost 30 minutes. Pero, yes, of course,
okay na rin yun sa akin kasi 30 minutes lang naman siya. Unlike, di ba, sa iba pang, ano, alam mo yun, pag nakipag-transa ka sa government, usually naabot ka ng an hour. Pero kanina, 30 minutes lang, I think, kung i-estimate ko siya ng tama. Kasi medyo kukunti pa yung nasa pila kanina. So, yes, drive-thru siya, guys, sa City Hall of Manila. Pero, you need to, yes, you need to line up pa din. Kasi actually, dumating ako doon, mga, siguro mga around 8 or 8:10, mga something ganon. At pagdating namin nag-prepare pa yung mga ano mag-aasikaso sa swabbing doon. Ayan, kudos naman syempre sa ating mga health frontliner diyan, mga frontliner natin na talagang nag-aasikaso para sa swabbing ng ating mga alam mo yon, ng ating mga Manileño at iba pang mga tao dito sa Metro Manila na dumadayo dito sa initiative ng City Hall ng Manila. Kanina guys, yung sa swabbing okay naman siya. Dalawa yung gagawin sa yung swab. Yung isa is dito sa may lalamunan sa dila. So ipapabuka yung bibig mo. Tapos hanggang sa may ngalangala. So kinukunan nila ng swabbing. Ayan. Tapos right after nun guys, pagkatapos nung sa ngalangala mo, kinuna naman nila yung sa ilong mo. So yung sa ilong medyo malalim. Kasi kung i-compare ko siya dun sa nakabili ko sa online sa Aria, yung antigen test medyo hanggang dito lang siya guys, hanggang dito lang. Ayan, hanggang diyan lang siya yung sa swabbing, no. Tapos medyo malaki yung pang swab sa Aria dun sa nabili ko sa online. Pero yung sa City Hall, medyo lumampas siya dito siguro hanggang dito siya. Parang ganun. Medyo mas mahaba yung inabot ng swabbing, pero ang maganda naman doon, medyo yung parang bulak niya sa dulo is medyo maliit siya. So parang twist lang nung nag-asikaso sa akin kanina ng I think mga 3 times ganun, tapos okay na. So ganun lang naman siya guys, kadali, no? Yun lang. Kapag kayo pala guys na nagpa-schedule sa online, syempre, at pwede kayong tumawag sa mga telephone number na to. Ayan, makikita niyo sa screen. Tapos, no need na guys para tawag doon. Kasi yung sa akin, may pinadala sa akin, yung nang magpa-schedule ako, may pinadala sa akin na parang form na galing sa kanila din. Yung sa akin galing na Santa Ana Hospital. Pinag-print out ko yon, tapos some printing of my IDs. Pero nung pumunta ako doon guys, hindi naman nila hiningi yon at hindi nila kinuha yon. Usually, ang pipil upan nyo doon guys is yung form na galing sa PhilHealth. Ayun. Tapos magdala kayo ng ID, isang photocopy ng ID, tapos yung original ID niyo dalhin niyo diyan. Dalhin niyo doon. So usually kanina yun yung hinahanap nila doon sa mga nakapila. So ganun lang naman guys, mabilis lang naman siya. I think the result will come out by 3 days. Sabi nila ipapadala daw sa email ang result kung positive or negative. But yun yung na-receive natin na napagtanungan natin doon, no. So madaling-madali lang siya guys. Ewan ko, siguro kasi kukunti yung guys. Mas maganda pa rin na dumating kayo. Kan ba nag-schedule kayo, di ba? Dumating kayo sa tamang date ng scheduling nyo. Kasi kanina may nakita rin ako doon na parang May 2 yung swabbing niya, pero dumating siya ng May 10. So ang nangyari guys is parang I'm not sure kung nakakuha siya, pero parang yung nakita ko is tinuturo siya kung saan-saan. So balik-balik siya. So for your convenience na rin guys, so importante na pumunta kayo sa tamang schedule nyo. So ayun lang, may nakuha akong ilang mga videos kanina doon sa Carino Grandstand sa swabbing sa drive-thru swabbing testing ng City Hall of Manila. Pero yun lang nakuha ko. Pero okay lang naman. So just in case na doubted kayo sa sarili nyo na baka meron kayong COVID o may nararamdaman kayong symptoms na parang COVID, o di kaya naman gusto nyo lang talagang magkaroon ng peace of mind, just call this number lang guys, ayan sa City Hall, para masiguro lang natin na safe kayo. Syempre kapag safe kayo, safe din ang inyong mga pamilya. So yun lang guys. So ayan, so diba todo outfit tayo kanina kasi nga ayun, medyo mainit, so kailangan talaga natin na i-protect din ang ating skin. Ayan. Thank you so much guys and see you around. Bye bye.